Howdy guys! What we have here is an air gun. This is called the Nimrod Steel Hammer type model. See, my hammer siya. Oh, no. See? So, first, this is the stock. Okay, made out of wood. Meron siyang rubber padding dito sa kanyang base. This is the design. Next is the trigger. Ito yung kanyang trigger design, guys. We have the trigger guard and then the trigger itself. Okay, so yung trigger mechanism nito guys is tinatawag na single action trigger mechanism. Okay, kasi kailangan mong itong ikak bago mo ito kalabitin. Okay, so this is single action trigger mechanism. Double action, kalabitin mo to habang hinihila mo, aatras yung hammer, tapos pag na-reach niya yung point ng release niya, babalik yan, tatamaan yung firing pin. Okay? So, single action, fire. So, itong air gun na to is single action trigger mechanism. Yan. Okay, so next is the air gun assembly. Ito siya. So, umpisa natin sa likod. Kita natin yung kanyang tawag ng iba dito, firing pin. Tawag ng iba, discharge valve. Okay. So, next, we have the loader. Ito yung kanyang loader. Okay, so, pinipihit lang na ganun. Tapos, lalagay mo yung bala. And then, close. Ready to fire. Okay. That is the loader. Next, we have the rear sight. So this is the design. Yung design niya dito guys, meron silang nilagay na adjustment. Pwede mo siyang ibaba, pwede mo siyang itaas, tapos pwede mo siyang galawin pa kanan o pa kaliwa. Okay, yan. Meron siyang mga tornilyo, pagluluwagan mo, pwede ka nang mag-adjust. Pataas, pababa, or left and right. Ito sa kanyang rear sight. Okay? Next is the front sight. Ito yung kanyang front sight. Naka-fix. Hindi pwedeng galawin. Okay? Next, kung mapapansin nyo, meron siyang part dito sa dulo na parang natatanggal. Okay? So, pag tinanggal mo yan, kikita mo, meron siyang thread. Ayan guys. Okay, so, this is the cover. Important ito guys, kasi this will serve as a cover sa ating thread. Kaya dapat ingatan nyo to. Kasi pag wala na yan, wala nang protection yung ating thread. Pag tumama yan sa bato, saka sa simento, masisira yung kanyang thread. Mahirapan na yung ating suppressor, silencer na may lalagay. Okay? So, ito siya guys. Meron siyang kasamang silencer.
suppressor. Para dito yan. Okay. Pag tinanggal mo, balik mo yung cover niya. That's it. Okay, so yung kanyang barrel guys is made out of steel. Ayan. Kung makikita nyo sa loob, meron siyang rifling. Okay? So, ang tawag ng iba dyan, groove. Pero actually, ang proper term dyan is rifling. Okay? Ayan. Okay? So, yung kanyang barrel is made out of steel. Wala itong brass. Hindi gaya ng mga ibang airgun. Pagtitignan mo sa loob, brass yung kanyang inner part. Okay? Ito, pure steel. Yan. Next is the CO2 tank niya. Okay? So, ito yung kanyang CO2 tank sa baba. See? So, hindi siya ganong malaki. It's made out of steel din. Size is mga half inch. Okay? So, this is the inlet. Ito rinalagay yung CO2. Okay? Ito siya. Dito yung kanyang inlet. Okay? Okay, so bago ko makalimutan, dito sa likod, makikita nyo, mayroon siyang flat na surface. This is the railings for scope. Okay. So, kung gusto nyo kabitan ng scope, ito yung kanyang railings. Okay, so, mayroon siyang option dito para sa, yung, para sa inyong scope. Okay, size ng clamp nito is 11mm. Okay, so, pag mamili ka ng scope, yung pipili nyong clamp niya ay 11mm. Kasi may mga 20mm na clamp ng scope. Baka magkamali kayo, madodoble yung gasto nyo. Bibili ulit kayo ng clamp na 11mm. Okay, so kung makikita nyo, yung kanyang component o material is made out of steel lahat. Okay? Mainly steel. So, ingat-ingat lang sa kalawang. Okay. So, that is our airgun assembly ng Nimrod Steel Hammer Type. Okay, so, i-assemble na natin. Okay, kailangan lang dito ay isa lang na tornilyo. Okay. Okay, yan na siya guys. Okay guys, so sa price naman niya, this cost with the unit only saka suppressor, may kasamang suppressor, this cost 11,800 pesos. Okay? Pero complete set, ibig sabihin meron siyang tank, CO2 tank. So pag may kasamang tank, idagdag niyo na lang yung presyo ng kanyang CO2 tank. Okay, so that is the cost of this airgun. Okay, so test fire na tayo guys. Yan yung target. Test fire natin yung Nimrod airgun natin. Yan yung ating target. Isang maliit na oso.
Ating gagamitin na pellet ay Rounded Australia Parco brand. Okay, so yung distance is more or less 10 meters lang muna. Gagawa tayo ng at least 5 shots muna. Okay guys, so yun yung tama natin, 5 shots. Bala yung unang shot kanina, unang dalawang shot kanina, dito siya tumama. Dito yung sight natin, pero yung bala napupunta dito. Ngayon nag-compensate ako sa aking sight. Dinala ko yung sight ko dito. Ayun, pumasok dito yung third shot. Nag-adjust ako ulit. Pumasok dito yung fourth shot. Malapit na sa bullseye. Saka yung fifth shot. Ayan. Okay, so dito pumasok yung last three shots na dito ko linagay yung aking sight. Ayan guys. Okay, so lumalabas dito guys na yung Nimrod. Still natin ay medyo may problema sa kanyang sights. Okay, so mag-adjust tayo sa kanyang rear sight para may zero natin yung ating air gun. Okay? Okay, so ito yung i-adjust natin para ma-zero ang ating sight. Ayan. So, siguro okay na yung kanyang level dito, so hindi na natin tayo mag-adjust sa pataas o pababa. Ang problema natin yung papuntang kanan at papuntang kaliwa na sight nya. Okay, so yun yung i-adjust natin. Okay, pagkatapos nating i-adjust guys, tignan natin yung kanyang tama ngayon. Okay guys, so ito na yung tama ng ating Nimrod. Pagkatapos natin i-adjust. So ayan yung ito na yung first and second shot natin. And third. Ito yung fourth. Itong fourth shot natin, ang gamit natin dito guys is yung eskopeta na pointed. Medyo maluwang siya sa barrel. Siguro ito siguro yung epekto niya, medyo nag-wild. Pero yung tatlong shots niya is okay pa naman, accepted.
Pag ibon yan, matatamaan. Okay. And guys. Okay, so natapos yung ating test fire. So, masasabi natin, share gun na ito. Nakita natin yung tama kanina, kailangan nating mag-adjust medyo tabingi. Iba yung sight, iba yung So, kailangan nating mag-adjust konti dito sa ating sights. Yun naman kagandahan dito, may adjustment. Okay, so hindi mo kailangan ipag-gunsmith kasi meron siyang mga screw na pwede mo lang na higpitan o luwagan tapos i-adjust mo lang yung rear sight. Okay. Next, sa kanyang trigger, napaka soft touch niya guys. Very smooth yung kanyang trigger. Maganda sa kamay yung kanyang design ng kanyang stock. Maganda siya sa kamay. Maganda yung kanyang fitting. Saka sakto lang, saktong-sakto yung distance. Okay. Tapos magaan siya, hindi ganong mabigat. Kasi kung mapapansin natin, medyo yung mga ibang airgun mahahaba. Pero ito, tingnan natin, i-compare lang natin. Okay? Ito yung isa. Maliit talaga yung Nimrod. Compare natin sa eskopeta CO2. Okay, yan. Mas maliit pa rin yung Nimrod. Okay. Okay, so mas maganto kasi mas maliit. Ayun guys, yun lang naman ang aking na-observe dito na maganda. So ayun guys, overall para sa kanyang price saka design and mechanism ay masasabi ko na okay naman guys. It can shoot and it can kill. It can make a kill guys. It can make a kill. Okay, that's it guys. Bago ko makalimutan, gusto ko lang i-acknowledge yung aking pinagbilhan nito. Ito siya guys. Gusto ko rin magpasalamat dahil nagbigay siya ng itong box na pellet. Ayan guys. Pero dalawa na lang natira. At saka, bigay din siya ng Libreng suppressor. Okay? Maraming salamat. Thank you.